ang inyong pagtitiis at pagsasakripisyo. O masigit pa rin ang tawag ng laman. Alalahanin ninyo na tayo ay nasa huli panahon. At nakikita niyo na ang mga palatandaan. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang lahat ay pansamantala lamang. Magtiyaga, magtiis, at manatiling mga toon sa aking pagbabalik. Morning mga kapatid. Kung gusto mong makilala isang tao, kinalan, makasama mo siya. At pag nakasama mo siya, makikita mo yung ginagawa niya. So doon mo ngayon makikilala kung anong klaseng pagkatao meron siya. Kasi kung ano yung ginagawa ng tao, yun ang pagkanyang buhay. Kaya sabi ng Bible, makikilala niyo sila sa kanilang buhay. So pag gusto mong malaman ng isang tunay na Kristiyano, tignan mo kung yung salita ng Diyos, ipinamumuhay niya. Pag hindi niya naipapamuhay yun, ano, bunga niya. Wala siyang bunga. Ang pananampalataya walang gawa ay patay. So wala siya talagang pananampalataya. Wala siyang pagkilala sa Diyos at hindi pa niya nakikilala talaga ang Diyos. Pagkat ang makilala ang Diyos, ang buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na tayo mga Kristiyano, magsuri ka. Kasi sabi ng Diyos suriin ninyo ang gawa ng bawat isa. So, ang susuriin mo, sarili mo. Tignan mo kung ano ang bunga para malaman mo kung ikaw ba'y nasa Diyos o hindi. Kasi ikaw hahatol sa sarili mo. Wala namang pwedeng humatol sa iyo. Hindi ka pwedeng hatulan ng kahit sino. Ang hahatol sa sarili mo, ikaw at ang Diyos lang. So, hatulan mo na ang sarili mo para hindi ka hatulan ng Diyos. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, masigit na hahatulan tayo ng Diyos. Tignan mo mabuti sa sarili mo kung ikaw pa isang tunay na Kristiyano at malalaman mo yan sa ginagawa mo. Kasi yung sinasabi ng tao, maaaring sinasabi niya pero hindi niya ginagawa. Kaya nga, yun ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayon. A tree is known by its fruit. At ginagawa ng Diyos, maging mananamba tayo. Pagkat ang plano ng Diyos ay gawin tayong mananamba, sapagkat kung ikaw ay mananamba, sanay ka na ngayon sa pagsamba sa Diyos, nasasanay ka sa kabanalan. Kasi ang kabanalan, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang nakakalugod sa Diyos, na ginagawa na isang Kristiyano, yung sinasamba mo siya lagi every Sunday, at nagbibigay ka ng ikapong santo, sa Hebrews yun. Nasa nakasulat sa Hebrews. Pero babasahin ko muna sa inyo yung gagawin tayong mananamba. John 9:31. Nalalaman natin naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. So ito'y sigurado. Pag hindi ka patunay na nagiging Kristiyano o na-born again talaga, hindi titinggin ng Diyos ang panalangin mo. Kasi makasalanan ka pa eh. Tatapwet ko ang sino man tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawaan niyang kalooban, siya'y pakikinggan niya. So, ang pakikinggan lang ng Diyos, yung magiging mananamba at ginagawa ang lahat ng kautusan ni Kristo. So, yun lang ang dinidinig ng Diyos. So, kung makakarinig kayo doon, ako'y madalas makarinig sa TV na sasabihin, ipag-pepray ka namin. Ang lalakas ng loob mag sa ating ipag... Bakit? Dinidinig ba ng Diyos ang panalangin ito? At kung sabihin, ipag-pepray ka namin? Ang pinakikinggan lang ng Diyos, yung maging mananamba. At magiging mananamba ka kung may Espiritu Santo sa'yo, na nagsasalita ka sa iba't ibang wika, yun ang pagsamba eh. Pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, kapag ikaw yung mananamba na, ang Espiritu Santo titira sa'yo, mauudyok ka ngayon. Mabibigyan ka ng pagnanasa ng Espiritu Santo na sumunod lagi sa lahat ng utos ni Kristo. So, nagiging tunay na alagad ka ngayon. So, hindi ka pababayaan ng Diyos. I will be with you till the end of time, sabi. At gawin nyo silang maging mga alagad, na turuan silang sumunod, sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo, and lo, I will be with you till the end of time. So, malalaman mo na hindi ka iiwan ng Diyos kung tunay magiging alagad ka. So, yung pagiging alagad, susundin mo lahat ng kautosan ni Kristo. At dalawang bagay nga yan ang pinakamahalagang inuutos na kinalulugdan ng Diyos. Yan yung nakikita eh. Kapag nakikita kitang ginagawa mo ito, kumbinsido ako na ikaw ay ka talagang Kristiyano.
Pero kung malahininga ka, hindi ako maniniwala sa iyo. Kasi nakasulat, ang basihan kasi natin kung ano yung sinasabi ng Bible. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun ang basis natin. Kaya pag nakita kita, dalawang basis ka na, hindi nag-iika po, dalawang basis, hindi ka nagwa-worship. Susulatan na kita ng love letter. Kasi overseer. Ang ibig sabihin ng overseer, taga-kita. Titignan ko kung sino talaga yung mga tunay na alagad. At makikilala kita sa iyong ginagawa. Lays yung ginagawa mo, kontra ka sa Bible eh. Hindi ka sumusunod sa utos ni Kristo eh. Di hindi ka nagiging tunay. So ang trabaho ko, gawin kitang tunay na alagad. Pagsasabihan kita, papaalalahan na kita, kaya huwaya mo sumunod, di bahala ka. O gusto mo tumalikod, di tumalikod ka. Basta't ako, nagawa ko yung kalooban ng Diyos sa akin. Ang importante, magawa ko yung kalooban ng Diyos sa akin. Kasi ang papasok lang sa langit, yung gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit. So may kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. So alamin mo yung kalooban ng, excuse me, alamin mo yung kalooban ng Diyos sa iyo. Para yun ang gagawin mo, so nakakasigurado ka pupunta ka sa langit. Eh, taga-kita ako eh. Kaya sinasabi ko, trabaho ko to eh. Gusto ko maging matapat sa trabaho ko. Kasi minsan lang to eh. Pag hindi mo ginaganap ang trabaho mo, eh, hindi ka mabuting lingkod ng Diyos. Hindi ka true servant of God. Maglilingkod tayo sa Diyos eh, sa pamamagitan ng kalooban niya sa atin. Kaya madalas i-preach ng Holy Spirit ito eh. Pag ito nagagawa mo, kasi ito yung nakikita ng overseer eh. Ito yung kita, kasi hindi niyo naman, hindi ko naman kayo kasama sa bahay niyo. Hindi ko alam kung mura ka pa rin ng mura o masama pa rin ang pag-uugali mo. Kasi dito, pwede mo hindi gawin yan eh. Pero dito, kitang-kita kita kapag sumasamba ka at kapag nag-iikap mo ka. Kasi tinatanong ko si baby, o report mo nga sa akin kung makita reporting. Kasi kailangan kong ganapin ang tungkulin ko. I'm not after the money. I am after your soul. Ano yung money? Iniwan ko nga pere, laksa-laksa pere. Iniwan ko sa assessor, tapos yung pa ba target ko? Hindi, ang target ko, maligtas ang kaluluwa mo dahil trabaho ko yun eh. Pag hindi mo pinagsabihan na overseer, sabi sa 33, 34 na Ezekiel, ikaw ay tagakita ng bayang Israel. Kapag nakikita mo ang isang bayan ng Israel na hindi sumusunod at gumagawa ng kasamaan at hindi mo pinagsabihan, kapag namatay ang taong yun, sa palikod ko ipapatawag ang kanyang dugo. Pero pag pinagsabihan mo na, pinalalahanan mo na, ganun pa rin, hindi ko ipapataw ang dugo niya sa balikat mo. So ayokong maipataw yung dugo sa balikat ng mga member ko dito. Sisiguraduhin kong gagawin ko trabaho ko. Kung ayaw mo siguraduhin ang sarili mo, di ba? Pero siyasatin mo mabuti. Siyasatin mo mabuti. Tingnan mo, manalamin ka. At kang pananalamin natin, titingin tayo sa salamin, sa salita ng Diyos. Tungkapin natin yung ginagawa natin sa salita ng Diyos. Kasi ito may sinasabi. Sa Hebrews 13:15-16. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayo palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Palagi. Ibig sabihin ng palagi, hindi mo aabsinan, sabi sa Hebrews 10:25. Huwag mong pababayaan ang pagsasama-sama sa iglesia o ang pag-worship. Dito tayo nagpupuri ng sama-sama eh. Sa pagkakit bagay, ang bunga ng labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kasi sa langit, pagdating natin sa langit, kasama yung apat na banal doon, yung may iba't ibang mukha, nandun ang mga cherubim, seraphim, wala tayong gagawin to kundi sambahin ang sambahin ng Diyos araw-araw, maya't maya. Kaya dito pa lang sa lupa, hinahanap na niya yun. Yung may espiritu ng pagiging manunamba. Nagsasana yun sa kabanalan. Nalulugod ang Diyos doon. Kasi wala naman tayong ipagagawin kundi sambahin ng Diyos eh. At ang pagsamba sa Diyos, yung pagbibigay ng papuri at pagsunod sa utos niya. Yun ang pagsamba sa Diyos. Dadatpot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag niyong kakalimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ikinalulugod ng Diyos ang ikapot handog at ang pananambahan. So kung itong dalawang to, sanay ka na, maniniwala ako sa iyo na ikaw ay tunay na Kristiyano na. Kasi yung the rest na hindi ko nakikita, bahala Diyos sa iyo doon. Hindi ko nakikita yun eh. Ang Diyos ang nakakakita sa iyo, hindi ang Diyos ang magtutubid sa iyo. Pero yung nakikita ko, gagawin ko ang katungkulan ko. Kitang-kita ko eh. Nakikita ko kung sino sa inyo yung hindi talaga mananamba.
Yung hindi, wala pa sa puso niya yung talagang pagsamba. Kasi kapag nasa puso mo na ang Diyos, gustong-gusto mo siya sambahin every Sunday. Pag nasa puso mo na ang Diyos, bali wala na pera. Malugod mo lang ang Diyos sa pamamagitan ng tinatangkilig mo. Luwalhatiin natin siya ng ating tinatangkilig at tinatangkilig natin ang ating espiritu, kaluluwa at katawan. Ihahain natin buhay sa Diyos siya. Paglilingkuran natin siya, may tinatangkilig ang pera. Luwalhatiin mo siya ng hikapot handog. Meron kang oras na hawak, luwalhatiin mo siya ng oras mo, ibigay mo yung oras mo sa Kanya. Mahalin mo siya ng lubos. Love God above all. Tignan natin, manalamin tayo. Kasi sabi sa Matthew 7:16 na ganito. Sa kanilang mga bunga, ay inyong makikilala sila. Nakita niyo yung mga kriminal, may mga police record, di ba? Kung paano nangyari yung pagpatay, ano iniwat tanda ng pagpatay, ano ginamit na pagpatay, naka-record sa polisyon. So pag ganap na namang krimen at kamukha nun, yung estilo ng pagpatay, iisa suspect. Naka-record eh. So dun makikilala yun sa bunga eh. Kung gusto mong malaman yun, kaya alam na mga polisyon eh. Pag mayroong ganong kaso, titingin lang sa record yun. Titignan yung record sa pamamaraan mo, yun ang bunga mo eh. So doon ka makikilala, iisa tong criminal natin. Kaya kita nyo, mahirap mahuli yung mga psycho killer eh. Mga psychopath killer, yung mga serial killer. Kasi masyadong criminal mind yung mga yan, magaling yan, magtakip ng mga pamamaraan. Hindi rutinary ginagawa niya, mayroong pag-iisip dahil criminal lang isip mo tayo yun eh. Psychotic yan eh. Serial killer yan eh. Kaya ang hirap hulihin yan. Pero doon nila, nakakahuhuli din nila. Sa pamamaraan din, minsan nagkakamali din yung criminal eh. Hindi niya rin nailinis eh. Lumalabas din yung talagang bunga niya. Sa kanilang bunga, inyong makikilala sila. Makapagpapaputi ba ka ang uban sa mga tinikan o ang mga igo sa mga dawagan? Sabi ng Jeremiah 13:23. Yung bansa na'y gumawa ng masama, makakagawa ng mabuti. Yung bansa na'y gumawa ng mabuti, makakagawa ng masama. Kaya sinasabi ng Diyos, magbago kayo ng pag-iisip. Alisin na ninyo ang dating pagkatao, yung gumagawa ng masama. Ibiisang bago yung gumagawa, at magsanay kayong puro bago. Magsanay kayo sa kabanalan. Yung mga bago, yun ang mga utos ni Kristo. Kaya sabi, hindi pwede maglagay ng bagong alak sa lumang lalagyan. Sasabog yung lumang lalagyan. Inilalagay ang bagong alak sa bagong lalagyan. So yung bagong kalooban ng Diyos na utos ni Kristo sa bagong pagkatao inilalagay yun. Hindi pwede sa luma, mababasag ang luma. Hindi kakayanin ang luma eh. Hindi niya magagawa. Pagkat siya'y karnal. Ang lumang pagkatao ay karnal. Kaya mabuhay ka sa bagong pagkatao. So malalaman mo sila kung sino talaga sila sa kanilang ginagawa. Tignan mo mabuti mga ginagawa nila. Makikilala mo sila. Kasi hindi magkakamali ginagawa eh. Sabi yun ni Kristo eh. Kung hindi kayo naniniwala sa sinasalita ko, paniwalaan niyo yung ginagawa ko. Kasi hindi magkakamali yung ginagawa. Yun ang bunga eh. Pwede mo ba halimbawa, puno ng kayumito. Gusto mong malaman ang puno ng kayumito. Makikita mo yung bunga. May bunga kayumito, yung morado at saka yung green. Amoy kayumito ba yun? Kulay kayumito ba? Itsura kayumito? So alam mo na, kayumito. Hindi mo pwedeng, pag tinumpara mo yung kayumito sa bayabat, magkaiba yun. Kaya makikita mo, kung tunay kang Kristiyano, lalabas sa'yo yung pagsunod talaga. Magiging totoong Kristiyano ka. Kaya nga, madalas to sabihin, yung dalawang bagay na nakikita ko, hindi magsisinungaling yun eh. Pag nakikita kita, hindi ka nag-iigapot handog dalawang beses. Sumasamba ka, hindi ka sumadal. O, tadadala na kita ng letter, tatanungin kita. Concern ako sa iyo eh. Overseer ako eh. Tagakita ako. So, pakikiusapan kita, maging totoo ka na. Ano ba talaga? Totoo ka ba o hindi? Mag-desisyon ka talaga. Para malaman ko dahil tinitingnan. Ayun lang ang nakikita ko sa inyo eh. Yung pagsamba nyo every Sunday at yung pag-iigapot nyo. The rest of your life, hindi ko alam. Hindi naman ako naniniwala sa chismis eh. Diba sasabihin ng isang kapatiran, sabi, ito si ano, ganito. Hindi ko pinaniniwala yung hearsay yun eh. Kailangan makita ng dalawang mata ko. Kahit sa korte, hindi tinatanggap ang hearsay. Kinakailangan, meron kang ano,
Nandun ka sa scene of the crime, nakita mo, nahipo mo. Yun din yung sinasabi ng mga apostol. Ang pinatututuhanan namin, yung nakita namin, yung nahipo namin, yung narinig namin. Kaya kung ikaw witness sa isang bagay, hindi ka pwedeng mag-witness ng hearsay. Walang probable cause yun. Kinukuha lang ng piskalya, tinutuloy ang kaso, pag may probable, maglalabas siya ng prima facie. Makikita doon na talagang nandun ka in the present, in the commitment of crime, nandun ka. Na ikukuwento mo lahat ng nangyari at may nagpapatotoong physical evidence tsaka mga circumstantial evidence. Merong corroborating evidence, nagpapatotoo. So, kumbisido yung piskalya, tuloy ang kaso, tuloy ang arraignment. Merong hearing, tuloy itong kaso na to, may probable cause. So, ganun din ang pagiging Kristiyano natin. Pag nakikita ko may probable cause, nakikita kita may kaso ka, kailangan niligtas kita dun sa kaso. Pagsasabihan kita, magsisi, ganapin mo na yung pananampalataya. Kung ayaw mo sumunod, edi huwag. Wala rin akong problema eh. Kaming dalawa ng Diyos ko, walang problema. Bakit? Eh, magpakabanal ka, Diyos pa rin siya, ako pa rin ito. Pagpakasama ka, Diyos pa rin siya, ako pa rin ito. Pero ikaw, may nababago sa'yo. Nababanal ka o sumasama ka. Kaya naglagay ang Diyos ng overseer, nagkakita. Eh, overseer, kaya sabi, turuan eh. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. So, ang gaganapin ng tagakita o overseer, turuan sumunod sa lahat ng utos ni Kristo. Eh, tinuturuan sumunod, lumilies, malahininga. So, ano gagawin ng tagakita? Di itutuwid. Kaya nga, pastol kayo, papastulan mo yung mga tupe. At ang pagpapastol mo, tignan mo, sino yung lumilies ng landas, sino yung tila kumakaliwa o kumakanan, hindi isang diretso lakad. Tignan mo yung mga napipilay. Tingnan mo yung mga nasasaktan. Pagalingin mo yung mga sakit nila. So, yun ang trabaho ni Kristo. Yun ang trabaho namin. So, kapag pinagsasabihan ka ng pastor, mahal ka ng pastor. Ayaw niyang ma-impyerno ka. Gusto ka niyang ituwid. Bakit? Lumilinis yung gawa mo eh. Kasi sa gawa mo makikita nga eh. Kaya nga, ito yung lugbos na kinalulugdan ng Diyos, sabi sa Hebrews. Tingnan natin ha. Subukan natin kung ano tayo. Kasi kailangan makita mo sarili mo eh. Para makita mo sarili mo, isukat mo sa salita ng Diyos. Sumampol tayo ng isa, James 3.13. Manalamin tayo ngayon. Tumingin tayo sa salamin. Tingnan natin kung pogi tayo at maganda. Pogi ka lang at maganda kung katulad ka ni Kristo. Kasi ang salamin natin, salita ng Diyos. Tingnan natin kung kaisa natin si Kristo. Nagagawa ba natin ito sabi ni Kristo? James 3.13. Sino ang marunong at matalino sa inyo? So, hindi yung academics to, ha? Hindi yung pinag-aralan sa eskwelahan. Maaaring genius ka. Summa cum laude ka, magna cum laude ka sa school. Matalino ka, marunong ka. Pero sa Diyos kaya, sino kaya daw yung matalino at marunong sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan. So, mabubuhay siya, ipapakita niya yung buhay niya. Ano yung buhay niya? Sa kanyang gawa, sa kaamuan ng karunungan. So, marunong ka na. Ano yung karunungan? Si Kristo ang karunungan ng Diyos. So, para maipakita mo ang karunungan mo sa amaamo, tupa ka. Tupa ka talaga. Susundin mo utos ni Kristo. So, ikaw yung matalino. Ikaw yung matalino sa panahong ito. Pagkat ikaw ay maamo, tupa ka talaga. At tinutugunan mo ang kabuhayan mo na ayon sa Ebanghelyo. Sabi sa Philippians 1:27. So, tignan mo yung sarili mo. Ako ba'y kaisa ni Kristo? Nagaganap ko ba'y utos ni Kristo? Di pag naganap mo, parangalan mo sarili mo. Reward yourself. Punta ka sa spa, magpamasahe ka ng ano, ng hot stone massage para masarap. Kumain ka ng medyo masarap-sarap na chipog na gustong-gusto mo. Reward yourself. Kasi nakikita mo na ikaw ay tunay. Talagang nagsusumikap ka, nagpapagal ka, nagpapakasakit ka, tunay kang Kristiyano. Bukod sa i-reward ka ng Diyos, reward yourself din. Kasi sa ikaw ang nakasiyasap eh. Kasi sabi yun sa Galatian.
Galatians 6:4. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Kasi makikita mo sarili mo kung ikaw nasa Diyos o hindi. Susundin mo yung salita ng Diyos O tignan mo yung gawa mo. Ano ba yung ginagawa mo? At kung magkagayon, magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang. At hindi tungkol sa kapwa. So tungkol sa sarili mo lang ikaw, pararangalan mo sarili mo, hindi sa kapwa. Iku-compare mo ang sarili mo sa Word of God. Hindi mo iku-compare ang sarili mo sa iba. Titignan mo ang salamin, ang salita ng Diyos, kung natutasusunod mo ba o hindi. Ay kapag nasusunod mo, di parangalan mo, sabi. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Hindi sinabi ng Diyos na siya sa atin may gawa ng iba. Yung sarili mong gawa. At kung magkakagyan, magkakaroon siya ng kanyang kapurihan. So papupurihan mo sarili mo tungkol sa kanyang sarili lamang. At hindi tungkol sa kapwa. So, minsan kasi, minsan may nakita ko yung Miascor, di ba? Inalis ni Digong yung Miascor, di ba? Eh, mayroong anim doon na guilty, gumawa ng mata. Yung ba lahat na nando, isasama mong tanggalin? Parang kontra sa Bible yun. Kasi nakasulat sa Ezekiel 18:20, yung kasalanan ng ama, hindi mamanahin ng anak. Yung kasalanan ng anak, hindi mamanahin ng ama. At kahatulan ayon sa iyong ginawa. Damay lang yun eh. Ang ginagamit niya kasi diyo, the acts of one is the acts of all. Hindi applicable dun sa ganun yun. Dapat ang parurusahan lang, yung nagkasala. Dahil sabi, at parurusahan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Parang ganito, kasama kayo sa grupo ng LCJ, meron dito talaga na rebelding-rebelde. Madadamay ba kayong lahat doon? Hindi. Aalisin ng Diyos yun. So dapat alisin lang yung gumawa ng masama, itira yung mabubuti. Ihiwala yung trigo sa ano. Yun ang nakita kong error dito. Kasi mayroong mga nag-iiyakan, nakita ko sa TV. Wala kaming trabaho, ganito. Eh, nadamay lang yun eh. So, hindi dapat damay eh. Dapat kung ano yung kasalanan mo, paparusahan ka sa kasalanan. Kaya kung meron nga akong chest na magsabi ganun, magagalit siya akin yung grupo ng DDS. Sabi ko, kotrahin ko yung anong digon. Kaya yun ang ano eh, yun ang katuwiran dapat eh. Yun ang sinasabi. Makikilala mo ang bunga sa kanyang gawa eh. So, kung ano ang ginawa mo ng bawat isa, hahatulan siya sa ayon sa kanyang ginawa. Ano ba yung ginawa mo? Dito ka hahatulan, sabi sa Romans 2. Romans 2:6, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So, tignan mo yung mga gawa mo ng katwiran. Ikaw ba'y nakakasunod sa kalooban ng Diyos? Nasusunod mo ba lagi utos ni Kristo? O hindi sa langit ka pupunta, pagbaba ni Kristo, hindi ka mamamatay, rapture ka. Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos eh. Sa mga nagsipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. So doon daw sa nagtiyaga, tingnan mo sarili mo, nagtitiyaga ka ba talaga? Nagtitiyaga ka ba makasunod sa kalooban ng Diyos? Nagsusumikap ka pang gawin ang utos ni Kristo? O hindi sa langit ka, hindi ka mamamatay. Pagbaba ng Panginoong Jesus, buhay kang pupunin, hindi ka mamamatay. Eh, nagtiyaga ka sumunod sa kalooban ng Diyos eh. Bakit kanyang parurusaan? Bibigyan kanya ng reward. So, tignan ang bawat isa yung kanyang gawa. So, manalamin ulit tayo. Tignan natin yung James 1:27. Kasi may reliyon eh. Ang reliyon kasi paglilingkod sa Diyos, pagsamba sa Diyos eh. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So kung meron ka daw religion o may pinaniniwalaan kang Diyos at kasama ka ng isang relihiyon, ay kailangan mabuti ka sa mga dukha at mabubuhay ka ng walang bahid dungis sa mundong ito. E paano ka makakapamuhay ng walang bahid dungi sa mundo kung wala ka Espiritu Santo? Eh ang Espiritu Santo lang ang makakagawa ng gawa ng Diyos. Ang Diyos lang ang makakagawa ng gawa niya. Kaya pag hiniran ng Diyos ang isang tao, ibinibigay niya yung Espiritu Santo para magawa ng Diyos ang gawa niya sa tao. Pagkat walang tao makakagawa sa sarili niya. Hindi kaya ng isang tao ay tumid ang sarili niya. Ang makakapagtumid lang sa tao ay ang Diyos lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kapag walang pananampalataya, hindi nalulugod ang Diyos doon.
At nalulugod lang ang Diyos, sumasampalataya. Ano yung pananampalataya? Pagsunod sa utos ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So tiyakin mo may Espiritu Santo ka. May Espiritu Santo ba sa'yo? Matitiyak mo yan kung mayroong nag-uudyo sa'yo, nag-guard sa'yo, nagtuturo sa'yo na gagawin mo at dinadala ka sa Word of God. Nagagawa mo lahat ng kalooban ng Diyos. Nasusunod mo lahat ng salita ng Diyos. Nakakasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Nakakasamba ka sa pamamagitan ng tongues. Yan ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan eh. So pag nakokontra mo yung mga kontra sa Diyos, pa hindi ka nakakatunod sa Diyos. Iba't sinusunod mo, sarili mo. So tignan pa rin natin. Punta naman tayo dito sa James 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, huwag niyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa. Kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mahulog sa ilalim ng hatol. So ang sabi dito ng Diyos, kung gagawa ka ng promise o gagawa ka ng isang salita, kung oo, sinabi mong oo, gawin mo talaga. Pag hindi, di mo kung gawin. Huwag kang gagawa ng promise na hindi mo susundin. Magiging makasalanan ka, sabi ng Diyos sa Ecclesiastes 5:4-5. Kaya kung gusto mo makilala isang tao, mag-usap kayo, tapos gumawa kayo ng tipan. Halimbawa, sabihin mo, oh, bukas ha, magkita tayo bukas saan? Doon sa may Mercury Drive. Dito sa may kanto ng ano, ng si Raimundo. Anong oras? Alas 7 ng umaga. Usapan niya na, oh, nagpunta ka doon, eksakto 7, eh hindi siya dumating. Paano ka pa maniniwala sa tao na yon? Eh nagsasalita rin siya ng bagay na hindi naman niya ginagawa. Ganun na sa Diyos eh. Huwag kang magsasalita ng isang bagay na hindi mo gagawin. Kasalanan niya para sa iyo. Sabi sa Ecclesiastes 5. Ecclesiastes 5. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Mag-igi nga na ikaw ay huwag manata kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Nagsalita ka na isang bahay, di sana hindi mo na sinabi kasi kung oo, oo, kung hindi, hindi. Kaya dito mo malalaman kung sino tunay na Kristiyano eh. Kasi kung tunay ka ng Kristiyano, tinanong tayo ng Diyos eh. Tinatanggap mo ba ang Panginoong Jesus bilang Diyos at Opo, o sundin mo lahat ng utos niya. Magpakabanal ka kasi ang kabanalan pagsanod sa utos. Eh hindi mo sinusunod, kita ng overseer eh. Merong overseer, ako kita ko eh. Dalawang importanteng bagay, hindi mo nagagawa eh. Ano kay malahining ka kay? Baka isuka ka ng Diyos, yun ang delikado. Pag isinuka ka, hindi ka nakukuhanin ng Diyos. Hindi naman siya aso eh. Revelation 3:16. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Pag sinabing isunuka ng Diyos, wala na, inalis ka na ng gratia. Umalis na ang Espiritu Santo sa'yo dahil sa sobrang ayaw mong sumunod sa Diyos. Yun ang nakasulat sa Psalm 5:10. Bigyan mo sana sila, O Diyos, ibuwal mo sila sa kanilang mga payo, palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang pagsalangsang, sapagkat sila'y naghihimagsik laban sa iyo. So kung palagi kang gumagawa ng kasalanan, lagi, paulit-ulit, hingi ka na naman ng tawad, tapos gagawin mo na naman, hihingi ka, tapos gagawin mo na naman, isusuko ka na ng Diyos, palalayasin ka na, sabi ng Bible. Kasi walang tiyaga na ang Diyos sa'yo, tapos na ang grasya sa'yo eh. Ayaw mo maging totoong Kristiyano, hindi ka nagpapakatotoo. Ayaw mo mag-commit talaga sa Kanya. Eh yung madalas mong ginagawa, isusuka ka. Puno na yung kalusig, eh puno na yung salog, kakalusig ka. Napupuno din ang salog eh. Subukan pa rin natin, tignan natin sa Galatians 6:19. Sukati natin ang sarili natin.
Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. So, ibig sabihin, walang tigil ang pagsunod. Hindi titigil. Nung naglakad sa ilang ang buong Israel at pupunta sa Promised Land, marami sa Israelita ang bumalik sa Egypt. Hindi na sila nagpatuloy ng pagsunod. Yung iba, kinain ng lupa. Yung iba, tinamaan ang mga apoy sa langit. Yung iba, bumalik sa Egypt. Mas gusto pa nilang bumalik sa dating pagkatao kaysa wala na silang katiyagaan, nahulog na sila. Kaya sabi, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. So yung pananampalataya mo, walang tigil yon. Sabi sa Matthew 10:22, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So kung hindi ka magpapatuloy hanggang wakas, hindi ka rin maliligtas. Kahit Kristiyano ka pang tunay. Kasi kung tunay kang Kristiyano, matatapos ang landas, walang tigil eh. Lo, I will be with you till the end of time. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, tignan pa rin natin. Sumukat pa tayo. Daniel 12:3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit at silang magpabalik ng marami sa katwiran ay parang bituin magpailan na. So kapag nakapanumbali ka daw ng kaluluwa, rapture ka. Para kang start sa impapawid. O sino una mo pababalikin? Sarili mo. Pababalikin mo iba eh, masama kang tao. Pagkatapos, aakayin mo sa langit. Sa impero mo, aakayin yun pag masama ka pa rin. Ang makakaakay na sa bulag, yung nakakakita. Pero kung yung bulag, aakay sa kapwa, eh mahuhulog kayo sa balon. Kaya sabi ng Panginoon eh, hayaan mo silang mga bulag na tagapagturo. Mahuhulog ang bulag na tagapagturo kasama ng bulag na tinuturuan. Maraming pastor ngayon, maraming Kristiyanong bulag, wala silang Espiritu Santo. Di ba't sinabi ko na nga sa inyo yung tatlong bagay na nire-reject nila? May pangontra lagi Bible doon. Pag sinabi nila, testing tayo ng isa rito kung natatandaan na. Testing. Ika-testing. Pag sinabi nila, halimbawa, wala na daw gift of tongues, ano pangukontra mong word of God? Sample lang, sample. Sabi nila, wala nang tongues eh. Tapos na yan, wala nang gift of tongues eh. Anong word of God yun sa Bible na meron pa tongues? 1 Corinthians 13. Huwag ipagbawal yan sa akin. 39, yun. Huwag ipagbawal. Basahin natin. Kasi may mga Kristiyanong ganito ngayon eh. Corinthians 14:39. Kasi ito sabi ng kasi ang basis natin Bible. Hindi yung isip ng tao, hindi yung mga marurunong na tao, mga matatalinong tao. Ang katalinuhan ng tao basahan sa Diyos. Ang matalino lang ang Diyos. Kung kontra ka sa Diyos, kontra ka sa Word of God. So bobo ka. Kahit magna cum laude ka pa sa eskwela lahat. Kahit PhD ka pa, graduate ka na kahit anong course. Bobo ka pa rin. Ito sabi 1 Corinthians 14:39. Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Pag sinabing huwag ipagbawal, eh hindi patitigil yun. Eh ba't pinatitigil na nila? Mas marunong pa ba sila sa Diyos? Oo, mas marunong sa Diyos dahil sabi wala na eh. O hindi nagdagdag ng salita at nagbawat ng salita. O ito isang sample pa. Tingnan natin na kung sino talaga natututo. Sample, sample. Nakatungo at tumutungutong isa ito. Ayaw matawag. Halimbawa, sabihin ng iba, wala naman mga apostol na ngayon eh. Tapos na apostol eh. Anong word of God ang kukontra doon? Sino sa inyo? Sige, sino na lang sa inyo? Para itong eskwelahan din eh. Malaman natin kung natatandaan natin. Kasi matatapatan nyo itong mga Kristiyanong kuno na to, na mga hangal na Kristiyano. Wala na daw apostol ngayon, wala na propeta. Paano mo nalaman wala na? Eh kung sabihin natin meron pa, Luke, ano yun? 11:49. Tandaan nyo. Kasi ito makakasalamuhan nyo sa labas ng mga Kristiyanong kuno.
Ang basis nila, isip nila. Hindi Biblia. Dapat Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Eh si Soriano, isip niya ay sinasagot eh. Ito sabi, wala nang apostol at propeta ngayon. Luke 11:49. Kaya nga, manalamin tayo, sukatin natin eh. Sukatin natin sila sa pamamagitan ng Word of God. Kaya nga, sinasabi naman ang karunungan ng Diyos. So ito yung pinakamarunong sa lahat, si Kristo. Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at apostol. So magsusugo ako ng mga propeta at apostol. So, hindi pa tapos, magsusugo nga eh. Eh pag binasa mo yan bukas, magsusugo uli yan eh. Hindi mo naman pwedeng burahin. Hindi mo naman pwedeng baguhin. Hindi ka pwedeng magdagdag o magbawas. So ano pang isa pang kinokontrol nila? Wala na daw ikabot handog ngayon. Wala, nung panahon lang daw ng Israel yun. Ang mga Israelita ang merong ayon sa utos sa Israel, ang ikabot handog. Eh bakit si Abraham nag-ikabot handog kay Melchizedek? Hindi naman Israelita, Gentil. So ano yung talagang sagot doon na masasagot mo? Sa Hebrew 7. Nire-rewind lang natin yung ano eh. Kasi makakaharap natin itong mga taong to. Pag nakaharap natin itong mga taong to, ito yung ipipilit nila, wala na. Ito naman yung ipipilit natin. Ito, parang kasulat eh. Eh, wala pa, hindi na pwede burahin to eh. Hindi ka pwede magdagda o magbawal. Sasabihin nila, wala nang ikapot handog sa Israel lang yan eh. Sa ilalim ng kautusan. Wala tayo sa ilalim ng kautusan ni Moses. So hindi tayo Israelita, Gentil tayo. Nasa ilalim tayo ng kautusan ni Kristo sa pananampalataya. Katulad ni Abraham, na nabuhay ayon sa katwiran ng pananampalataya. Hindi kautusan ni Moses. Wala pa si Moses nun eh. Ito sabi, Hebrews 7:8. At dito, may mga taong may kamatayan tumatanggap ng 10%. So meron ba daw dito sa lupa na tatanggapan ng 10%? Dadapad doon ay isa na pinatutunayang nabubuhay. So meron daw isa doon sa langit, isang punong saserdote. Sa paayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, forever and ever na pagkasaserdote. Na hindi mapapalitan. Kaya pag nag-iikapot handog ka sa pastor na isinugo ng Diyos, nag-iikapot ka sa high priest. So pag hindi ka nagbibigay sa pastor ng taismo, hindi ka nagbibigay sa high priest, ano gagawin sa iyo ng high priest? Eh siya yung tagapagligtas mo, sa palagay mo, ililigtas ka dyan, eh magnanakot pa. So hindi niya, titiyagain tayong turuan ng turuan. So tumesting pa tayo ng isa. Luke 1:74-75. Na ipinagkaloob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway ay paglingkuran natin siya ng walang takot. Sa kabanalan, sa katwiran, sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. So, bawat araw na dumadaan daw, susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pagkat iniligtas na tayo ng Diyos eh. So, ayon sa kaamuan at kabana, susunod tayo lagi sa Kanya araw-araw. So, araw-araw, susunod ka sa kalooban ng Diyos. So, hindi ka titigil. Tignan mo yung sarili mo. Baka mamaya tumitigil ka. Napapagod ka na ba? Eto, tignan natin kung we have the mind of Christ. Ha? 1 Peter 4. If we have the mind of Christ, malalabanan natin ang laman. Kasi yun ang pakikipagbunong ginawa ni Kristo sa laman eh. Yung kaisipan ng Diyos. Ito sabi niya sa 1 Peter 4. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng ganong kaisipan. So dapat daw, manampalataya ka kay Kristo. Kasi nakapagbata si Kristo sa laman, nagtagumpay siya sa laman. Manampalataya ka sa sinasabi ni Kristo, mangyayari sa iyo yun. Kung ano yung pananampalataya mo kay Kristo, mangyayari sa iyo. Ito daw yung ginawa ni Kristo. Sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpatigil ng kasalanan. So hindi maghahari sa atin ng kasalanan kung maniniwala kang patay ka na sa dating pagkatao. Ang nabubuhay na sa iyo si Kristo, bakit nagtagumpay na siya sa laman eh?
na ipako na sa krus ang gawa ng laman at lahat ng pita nito, paniniwalaan mo na. So, kaya mo na magbata. Meron ka ng bunga sa ikababanal, sabi sa Romans 6:22. Dadagpat ngayon, laya na kayo sa kasalanan, yun ang ginawa ni Kristo sa krus eh. Nang ipako si Kristo sa krus, kasamang ipinako yung dating pagkatao, kasama na yung lahat ng pita ng laman at lahat ng desire nito. So, malaya ka na yun. Malaya ka na ngayon sa lahat ng pita ng laman. Hindi ka na masuwahin kung maniniwala ka. So, masunurin ka na ngayon bago ka na. So, ano paniniwalaan mo? Yung masunurin ka ba o masuwahin pa? Eh, pag masuwahin pa, susuway ka nga. Pag naniwala ka, masunurin ka. So, susunod ka na. So, yun yung makikita ko lagi yun. Hindi na ako siguro magpapadala ng love letter kahit kanino. Para lang tayong paikot-ikot sa ilan eh. Kaya gusto ko talaga kung ano ka ba talaga. Sabihin mo kung ano ka. Gusto kita makilala, magpakilala ka na. Kung ano ka ba talaga. Kasi gusto ko makilala kayo lahat. Yun nga ang gusto ng Diyos, nagpakilala siya eh. Ngayon, ipakilala mo naman ang sarili mo. Dadapat ngayon laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong bunga sa ikababanal at ang wakas nito'y buhay na wala. So, meron ka ng bunga sa ikababanal. So, makikilala ang bunga, ang puno sa kanyang bunga. So, ano yung puno? Nababanal ba? Hindi. Hindi pa rin eh. Malahininga pa rin eh. So, tinitiyaga pa rin tayo ng Diyos doon kahit malahininga. Kasi inaalala niya na tayo galing sa adikabok. Pero kapag lagi mong gagawin yung paulit-ulit ang pagkamalahininga mo, isusuka ka na. Dahil sa dami ng katampalasan mo, palalayasin ka na ng Diyos. Eh, huwag nang dumating doon na mabali ang leeg mo, sabi sa Proverbs 29. Ang dali lang naman sumunod eh, kapag gusto mo eh. Alam mo, mahirap sumunod pag ayaw mo eh. Kasi ayaw mo eh. Eh, tayo magdidesisyon eh, ayaw mo magpakabanal. Walang magagawa ang Diyos. Sabi ng Proverbs 29:1, ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang leeg, biglang mababali at wala nang kagamutan. So, matakot kayo dyan sa mga word of God na yan. Meron din yan sa, ano, Proverbs 1:23. Magsibalik kayo sa aking mga saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iuunat ang aking kamay at walang nakinig, kundi inyong inuwi sa wala ang buong kong payo. At hindi niyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. So pag puno sa loob, kakalusin ka na, yun na yung kasakunaan. Pag tatawanan ka pa ng Diyos, biruin mo, ang Diyos natin, pagtatawanan ka, ay nasa kasakunaan ka. Bakit? Maraming panahon na inubos mo. Ang rami nang ibinigay sa iyong pagkakataon. Lagi ka nalang tinitiyaga ng Diyos, ay napuno na yung salok, kakalusin ka na. Palalayasin ka. Parati ka kasing gano'n. Ayaw mong magbago. Ayaw mong hubadin ang dating pagkatao. Nasa dating pagkatao ka pa. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manunuya. Pagka ang iyong takot ay dumarating. Alam niyo ba yung nanunuya? Yung sasabihin, be, buti nga. Yun ang nanunuya eh. Habang ikaw ay naghihirap sa kasakunaan, tatawa na ka na, sabihin ng Diyos eh, be, buti nga. Bebebe, buti nga. Biruin mo yung gagawin ng Diyos yun. Sasabihin mo, anong klaseng Diyos to, ba't ganun? Napakabuti ng Diyos. Ilang taong wala nang tiniyaga, Ilang taong ka rin masuwain eh. So, wala nang nalalabing panahon. Tignan natin kung tunay kang mga alagad talaga. Tignan natin kung tunay kang alagad. Manalamin ulit tayo sa Bible. Luke 14:33. Kaya nga, ang sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkili, ay hindi maaaring maging alagad ko. Tatanggihan mo daw ang lahat ng iyong tinatangkilik. Ano ba tinatangkilik mo? Kaluluwa mo, espiritu mo, katawan mo, oras mo, pera mo, trabaho mo, buhay mo, panahon mo, lahat-lahat. Yan ang tinatangkilik mo. Tatanggihan mo daw lahat yan. Hindi na yan ang priority mo. Ang priority mo, si Kristo. Ang magiging salita mo na, love God above all. Love God with all your heart, with all your mind, with all your heart, with all your strength. So, yun na ngayon. Tingnan mo kung talagang alagad ka na ng Diyos.
Testing pa tayo ng pagiging alagad. Philippians 3:8. Para makilala mo kasi sa sarili mo, ikumpara mo sa Word of God. Tignan mo kung nagagawa mo yung sinalita ng Diyos. Pag hindi, di magsisi ka, gawin mo. Meron ka ng bunga sa ikababanal, walang problema, kaya mo na. Hindi ka na alipin ang kasalanan. O tignan natin itong Philippians 3:8, kung ito'y nagagawa natin. Oo nga, at ang lahat ng bagay, inari kong kalugihan. Lahat ng bagay, payag ka ng lugi. Payag ka ba doon? Lahat ng bagay, lugi ka. Talo ka dito sa lupa. Lugi ka. Dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala kay Kristo Jesus ng Panginoon ko, alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan. Lahat ng bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. So, inari mo na bang basura lang ang lahat ng bagay sa lupa, makamit mo na si Kristo. And prime and foremost na priority mo sa buhay si Kristo ba? Baliwala na sa'yo lahat. Lahat na baliwala na sa'yo, si Kristo lang. Yun ang alagad. Yun ang tunay na alagad. So, tunay ka na bang alagad? Tinatanong tayo ng John 8:31. Sinabi sa kanya ni Jesus sa mga Hudyong naroon. Pag sinabing Hudyo, mananampalataya. Kasi sa Hudyo binigay ang pananampalataya, tsaka lang inilipat sa Hentil. Kaya pag sinabing Hudyo, mananampalataya. Na nagsisipal sa palataya sa kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. So malalaman mo tunay kang alagad kung nananatili ka talaga sa salita. So tignan mo mabuti yung bunga para malaman kung anong puno ka talaga. Sapagkat kung ikaw ay puno ng Diyos, magiging katulad ka ni Kristo. Amoy ni Kristo, itsura ni Kristo, isip ni Kristo, pananaw ni Kristo, akala ni Kristo, pangangatwiran ni Kristo, yun ka. Magiging katulad ka ni Kristo, Romans 8. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalagaman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So yung tunay na nakilala ng Diyos na totoo, itinalaga maging katulad. So kapag nagiging katulad ka na ng Panginoong Jesus, ano ba yung karakter ni Kristo na masasabi mong katulad? Obedience. Di ba yun yung sinabi ni Kristo, Ama, not my will but your will be done. Hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban ng Ama nagsubo sa akin. So yun ang karakter ni Kristo, masunurin sa kalooban ng Ama. So nagiging katulad naman tayo ni Kristo, ano na ba ang karakter mo? 2 character, 3 character, 9 character, madyong. 1 character, 9 character. Ano karakter na? Masunurin na ba talaga? Dinisisyonan mo na ba na talagang patay na ako sa dating pagkatao? Buhay ako kay Kristo. Susundin ko talaga lahat ng utos ni Kristo. No matter what happens, kahit magkandalugi-lugi ako. At tulad ni Pablo, nagpalugi. Bakit hindi tayo misa'y padaya, sabi ng Diyos? Magpalugi tayo. Maging masaya tayo kung naaagawan tayo ng pag-aari, sabi sa Hebrews 10. Pumunta tayo dito sa lupa, nilagay tayo dito, hubad tayo, wala tayong pag-aari. Hubad din tayong aalis, pero kung Kristiyano ka na, hindi ka hubad. Dadamitan ka ng puting robe. Yung mga hubad, yung walang Diyos. Romans 8:34. Sapagkat kayo'y nahahabag sa mga tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa inyong nalalaman, mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti tumatagal. Meron nga talagang tunay na buhay na pinaglalaanan, katulad ni Moses. Ang tinignan ni Moses, yung gantimpalang buhay na walang hanggan eh. Hinubad niya yung pagkaparaon niya, pagkahari. Nakiisa siya sa kasamahan niyang Israel na alipin. Si Pablo, isang justice, isang abogado de campanilla, inari niyang kalugihan ng lahat. Kahit tagapagmana siya ng milyong-milyong mana ng pamilya niya, nag-tent making na lang siya, yun ang naging hanap buhay niya, sinunod niya lahat ng kalooban. Kaya nagpagad siyang lubot at siya pinakadakila sa mga lahat ng apostol. So yun ang mga sample. Si Kristo, hinubad ang pagka-Diyos. Si Moses, hinubad ang pagka-hari. Si Pablo, hinubad ang pagka-justice.
Tayo ang huhubarin natin yung dating pagkatao. Itibibihis ang bagong pagkatao. Yun ang gagawin natin. Amen!